that honoreth him hath mercy on the poor. Pagkalala, Panginoon, na patuloy kami, ang gawain, Panginoon, na pinatali ko ang anniversary. At yung mga tanupay, but overall, Lord, especially yung members nito, active members, nakita namin yung katapatan, nagigawa niyo po sa amin, na pasalamat kami, at patuloy, maganda ko sa inyong nakilang ito, upang yung mga dati, yung history ito. Okay. Ano po? Okay, so next on the other stage. Wala. So, nabas natin ito, no? One of the wise is the religious part. True witness deliver souls, but deceitful witness speak lies. So, parang na, ano? Yes, tapos na. Tapos na lang, no? So, hindi tapos. So, pero, pinaka-ano lang yan, eh, kahit na yung para tayo mag-witness, di ba? Yes. So, masabi natin totoo. At, diba, ang ginagawa sa ministry ng iba, inisip nila kung paano gusto nila gustoy ng tao. Hindi ganun. So, in a way, inisip natin yung pero siyempre nasa parameter, no? Boundary, no? Matotohanan, siyempre. Yung nasabihin mo, okay lang yung ginagawa nyo, hindi pala. Ang inisip mo talaga is sa ibang bagay, niloloka. Okay, so, hindi tayo ganun. So, let me... Let us be the witnesses. So, pwede natin ulit dito to. So, sabi dito, sabi dyan, the fear of the Lord is strong confidence and His children shall have a place of refuge. Ganda, di ba? So, nung una, ako po ay, nalala po ako, no? Medyo nung bata ako, nayayin ako. Bakit? Wala, siguro nasa jeans nyo. Or, may mga bagay na bakit ka walang confidence sa isang bagay, either hindi mo ginagawa, hindi ka sanay. So Peter ang medyo mahihayay sa magkakapatid eh. Pero pag nakuha niya yan, ganito lang pala yan, ganito lang pala yan. So, nagkakaroon pa ng confidence, di ba? So nakamihan mga bata. Pero kahit matatanda sa mga bagay na medyo di magamay, nari, sa mga usapang nari, magaling ka sa ganitong bagay, sa business, nari. Pero pag sa religion, ayaw mo na. Pwede gano'n, pwede naman puro sa... Ano ba, sa tayong magaling? Sa basketball. Sa basketball, kasi alam mo yan. Yung gusto mo lang yung usapan ko, yun na lang. Okay, ako wala ka lang dyan. Kunti naman, pero... Hindi ko maintindihan yung mga... So wala akong confidence, diba? So, kasi sabi, in the fear of the Lord is no confidence. Takot ba tayo sa Diyos? Yes. Dapat, okay? Eh bakit dito confidence? Diba, ang alam natin pag fear, kabaligtaran niya ng confidence. Pero dito sinasabi niya, magka-tandem sila. Kung may takot ka sa Diyos daw ay, meron kang confidence. At nilabas na confidence, po ang confidence. So paano nangyari yun? Magkakala natin. Kasi baka magduda tayo sa bahay mo. Yung sabihin nun. Posible ba yun na may takot ka tapos at the same time, ikaw ay may lakas ng loob? Kaya sabi dito eh. So, pero paano nangyayari yun? So kung maalala niyo ating lagi sinasabi, pag dating sa fear, masama bang matakot? Depende. So, depende saan? Very good. Saan ka dapat matakot at hindi ka dapat matakot? Sa Diyos. So sa Diyos, saan pa? Authority. May isa tamang authority, yun na, sa gobyerno, sila yung nag-kolekta ng tax sa atin ngayon. Hindi ka nagbayad, takot ka dapat. Kung hindi, iba, mayroon, ibang klase yan. Tatay mo, authority yung tatay mo, hindi ka takot. Minsan, kasalanan din yung tatay mo kasi hindi ka pinapractice yung ano. Pero kung pinapractice yan, malakas loob mo,
Mali yun, okay? So ngayon, paano nga nagkaroon ng confidence? Usap po, tayo, no? Especially sa atin yan, sa ministry. Anong kinakatakutan madalas ng mga sa ministry? Church, pastor. Pastor. Anong kinakatakutan? Mabutom. Mabutom. Ano pa? Walang maging member. Walang member. Mag-alisan yung member. Ano pa? Backslide. Ano ba? No, mali. Sa mga nag-gandali. Kasala yun. Kasala yun. Yung mali, di ba? May magwelga. May magwelga. Okay, nangyari yun sa Mother Christ. Magwelga? Yung leader eh. Okay pala, may mas pagandang. So may mga bagay na special ito, di ba? Ano nasa likod natin? Which level? May mga pastor ba? Takot? Nakakalas ko ito? Bakit sila natakot? Yan ba sinabi nyo, di ba? Umbalis yung member, nireklamo sila ng sino, nanggalitan sila ng tao. So mali yun. So pag hindi ka takot sa Diyos, sasabi ng Panginoon, preach the word, in season, out of season, mauso man yan, uso hindi. Okay, sabi nila yung against sa sodomy, uso daw dati sa baptism. Eh. Kaya yung mga preacher dati talagang tatapang eh. Eh ngayon, medyo saan kung ano man ginawa ng mga yan, lumakas sila eh. Ngayon, natakot na sa kanila yung ano. Pati, ano, binainwash na tayo. So, takot ka rin mag, tapos may mga verses din sila na malabo naman. Pero kaso, pag marami na iniwala doon, ayun mo, ano, naku, baka sabihin sa akin, mali ako, baka sabihin sa akin. So, they don't fear the Lord, no? Mas takot sila sa tao, kaya hindi sila takot sa Diyos. Yun yung sabi natin dito, pag takot ka sa Diyos, katulad siya sabi natin kanina, sa soul winning, ano, parang madalas kasi chinatter sa atin, no? Ito, yabang mo talaga. Pupunta ka sa langit, alam mo yun? Sigurado ka pa? Hindi mo ah. So, minsan takot tayong akusahan ng gano'n, kahit hindi totoo. Pero dahil takot ka sa Diyos, naniniwala ka na itong salita ng Diyos, binasa mo, malinaw naman, yun talaga ang kaligtasan eh. So, pag ang unang kinakatakutan mo, Diyos, takot ka sa Diyos, yung confidence mo, gano'n na lang. No? So, hindi alam mo na hindi ka mayabang, actually, humble ka. Kung sinabi mong ligtas ka at alam mo yun dahil sinabi salita ng Diyos. That's not pride. Kabaliktaran actually, that is humility. So ganoon din dito, ha? Nag-text tayo dito ng ano, ng paniniwala ng karamihan, ha? Mga bani, may pag-asa pa, marami, ganoon. Talagang ano na, yung mga pato na sa kapwa nila. Okay? May pag-asa pa yan. Habang buhay, may pag-asa. Hindi yun sinabi ng Bible. Ano na, gawin natin. So kung ano sinabi sa Bible, yun lang. No, hindi ka takot sa tao, takot ka sa Diyos, and therefore, doon yung buong buhay yung confidence mo sa sarili. No, kahit din, maraming mga gadget sa'yo. Nasaan ba confidence mo? Kung takot ka sa tao, alamin mo kayo, hindi naman gusto ng tao. Ay, ba? Sige. Hindi naman i-preach ko. So yung confidence mo na sa tao. Hindi strong confidence yun kasi tao, iba-iba. Right? Pero kung sa Diyos ka takot, at sinabi ng Diyos, ganito nga yan, okay? So ang confidence mo ay strong kasi alam mo na ang Diyos ang pinakakamutan mo. Ano? Ibig sabihin mo na refuge. Nasa naman tayo? Ayun, kung ano? And still then shall have a place of refuge. Pag sinabing refuge, ito yung bagay, ito yung lugar na pinupuntahan mo pag ikaw ay nasa pinag-awakan. Mahina or diba? Place of refuge kung saan ka i-cover ng Panginoon. Okay, well, basta doon ka pupunta pag ikaw ay pwede yung mahina. Okay, pag yung ano, sabi ni Daddy, refuge or ano yun, kung saan ligtas. Diba, saan ka pupunta pag may baha? Siyempre sa mataas. Kasi ligtas ka doon. Kasi mahina ka sa baba. Pag-asa mo ba, kayo, ligtas ka. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan ikaw ay matutulungan ng sino man yan. So may mga place na gano'n, sa baha, maganda, sa taas. Diba?
Ano bang pag may lindol? Sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay, huwag malapit sa building. Okay. Okay. So pag ikaw ay ano, walang makain, anong refuge mo? Susi. Susi. Ha? Kaya ano, wala ka nang makain. Diba, minsan yung mga inapuntahan natin, no? Oo, natin. Nari, wala kang trabaho, punta ka sa nanay mo, tatay mo, diba? Refuge yun. Wala eh. Yeah, so sabi dito, and his children a place of refuge. Parang yung kaninang strong confidence, diba? Parang refuge yun, katulad niya ng pagbaha. Hindi ako mabaha dito, kung pira, nasa ano na ako, nasa-stop na ako ng demolo. Nari, gano'n. Yung nag-gusto ko dahil dun eh. Ayaw ko na bumalik dito kasi nga, So nakita niyo po yung correlation ng confidence at ng refuge, okay? So maganda, doon ka sa maaasahan mo. So, sa Panginoon yun, sabi dito, naku, yayaliin ako ng tao. Kanina ko ba takot? Kung takot ka sa Diyos, matakot ka lang sa Diyos. Sundin mo lang siya. Kung galit sa akin, hindi, sundin mo ang Diyos. So yun ang nakikita natin sa mga sa Bible na nagtapad, di ba? Sino dyan? Ang dami niya, eh. Si Moses. Di ba? Wala siyang sinabi dun eh. Di ba? Si Abraham. Lahat. Actually, heroes of the faith. Si Joseph. Okay. So tandaan niyo, mga bata, ha? Sa Diyos tayo, manangang magtiwala. May ganun din mo? Ah, sabi ko na pala yun. Fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. So ito naman, mayroong life and death. Okay? So pag may takot ka sa Diyos, ay para kang may buhay. Pero hindi lang basta buhay, ano yung fountain? Umaapaw, bumubukal, di ba? So isa mga iniisip ko ng batang Kristiyano, o parang, tapos may mga nakikita ko nagdidibate. Parang ito, parang tama ako, parang tama din. Tapos lalo na pag talagang heated eh, parang papayaan eh, umulaan eh. Eh paano kung ikaw yung, yan, kung gusto mabihinig ka, ikaw yung nalagay sa akin, hindi mo alam kung nagawin mo. So, hindi lang yan, mara eh, yan, nagbigyan pa sa katotohanan. Sa akin, nagalita ka talaga ka, anong aasahan mong buhay? So, yung sabi siya dito, pag takot ka sa Diyos, hindi mo maubusan ang bibigay sa yung hindi pa kaginhawaan ng buhay, yung buhay pa rin na gusto niya, may life. Hindi sinabi niya kung anong life, pero alam natin life is positive. In comparison sa death, no? To depart from the snares of death. So may mga snares of death at ang mga snare, last week daw, last week, nakita niyo ba sa Las Vegas? Locust ba yun, grasshopper? So, nahayop kasi, siguro, nakatak daw sila sa ilaw. So kami naman dito, si Karen, galing nang mag-ano eh, pakat ng daga eh. Lumpas ang kasino. Kasi nga ito ba, ayun na ba? So, kung matalino yung daga, may, okay, may pagkain doon. Kaso, mukhang, ano yun, ang dami nang nahuli doon. Hindi ba nakita yun? So, nakita pa ako sa YouTube eh. Ang taba. Ang laki nung panghuli. Nakita niya na nga yung kasama yan, doon ha, sunod pa rin. So tayo, ganun din ha, okay, mga churches, nag-compromise. Nakita natin kung saan sila pumunta, uy, maganda yan ha. Hindi, pag malapit na tayong mahuli, tapos na tayo. Umalis ka na doon, amen? Amen. Ano yung mga snares sa churches? Pera, dami, banda. Enjoyment, entertainment. Huh? Hindi, hindi naman natin ito papa-under eh. Mapasok yung NIB. Hindi, hindi natin gagamitin. Hayaan lang natin sila. Ano. So may nag-special number ng ano, CCM. Okay lang yan. Bandang muli, yung mga nakikinig yung maganda pala yun. Hindi lahat na, hindi ano. Ay, ganda pala yung NIB. Maganda pala yung ano.
Welcome natin lahat ng tao dito. Para iwaman tayo. Banda ko na sila nisisira. Snare yun eh. Yung sinabi, snare trap. Yan, may ilibay sa pop. Bakit ano? Ang hirap mga... Kaya na trap eh. Pag andun ka lang, hirap na. Kahit anong palag mo, kahit anong isip mo na kaya ko ito, hindi mo nga kaya eh. No? May mga bagay na kaya kang ilabas ng Panginoon, pero iba hindi eh. Pag-uusan nyo na sa'yo yun. Ligtas ka naman eh. Pero may iba-iba kung pag may pinasok ka dyan, mayroon na makawala. Amen? Amen. At least yung mga result, yung kasalanan ginawa. Ang hirap. So, hindi naman mamatay dun eh. Hindi, kaso buhay ka, mapala ka na. Parang pinapatay sa hirap minsan, di ba? Ano yung mga kasalanan na ano, nagbubunga ng nahirapan sa buhay. Sige, bihin nga kayo. Drugs. Drugs. Sa una, parang salak. Hindi, hindi naman ako ma-addict eh. Nakakas-drugs eh. Ma-addict ka dyan. Hindi yun. Strange man. Daming boyfriend daw. Strange man. Stress woman. Yeah, okay. Games. Idleness. Oo. Okay. False doctrine. Yung iba, kaya gusto yung false doctrine kasi nagsawa na siguro sa ano. Parang maganda tong doctrine na ito. Super cool. Makabago. Makabago. Hindi natin kailangan ng bago. Kailangan ng totoo. Kung gusto ko ng bago, bagong ibang bagay, bagong kotse, bagong sa doctrine, okay? Ano ba? Blending new doctrine. Taglish pa rin. Okay. Iwas tayo sa snare. Okay, mga bata. The multitude of people is the king's honor, but in the want of people is the destruction of the king. So, sabihin nun. Ano yung multitude? Marami. Ano yung people? Tao. The king's honor. So pag marami daw pinag-aharian, galing na haharin ko siguro. Kaso nga iba dinadaya. Pero yung totoo, pag mas marami yung population, minsan, ganun din kayo sa tabaho, di ba? Ilan na hapong tao? Ay, magaling ito. Ilan na anak mo? Nakalaki mo ng maayos yan? Sampung anak mo na pala, galing. Ganun daw yung hari din. Ang marami yung sumusunod. Ay, nagmamigrate pa. Ang dami ng tao sa Pilipinas, ang galing yung hari nito, kumari lang. Nagmigrate sila dito, ang galing siguro. So, nauuna kasi magaling yung hari. Okay? So, pero sabi dito, pag yung tao nag-alisa na sa Venezuela, parang gusto nang manis mga tao doon. Siyempre, iba, sobrang hirap, hindi ka makalis. Kung makakalis ka. Mas nakakawa, sabi rin, but in the want of people, yung sinabi, want lack is the destruction of the prince. So either makawala ka lang, ano, hindi ka magiging ruler kasi nga hindi ka marunong. Yan. So anong lesson to? So ibig sabihin, kahit kaya yung mga akin, yung mga sigat ngayon, sigat dati. Bakit kaya wala na niniwala sa akin ngayon? Ano pa ginawa ko sa buhay mo? So, binigyan ka ng pagkakataon na ito yung panguna, tapos hindi mo inayos. Huwag ka magtaka kung yung tao aalis, o iba yung gagawin nilang ngayon or something. Ngayon, yung tatay mo, huwag mo iwanan. Pero actually, pag laki-laki mo, may kalayaan ka rin. Huwag mo mali yung ano, huwag mo nang gayahin. Kung may tama, dalis mo. Okay, ganun din sa church. Ay, ito. Teacher mo sa church. Minsan, yung agawin daw ng ano. Kasi nga, may even na issue eh. Hey, loko-loko yan ang pastor dyan kasi dahil lumipat yung member ko dyan eh. Aka ba yan mali? Ha? Well, member sa atin. Pumunta sa iglesia ako na ano. Magagalit ba ako dapat? Sa tao? Hindi, kasi may sarili siyang utak eh. Saka isa pa, bakit di mo ginawa ito? Yung dapat mong ginagawa, di mo ginawa, naasal sa'yo yung tao, umalis. Or, hindi ka rin dapat maasal kasi nga, baka hindi talaga ligtas eh. Siyempre, pag hindi save yan, ayaw din sa tama church. Diba? Ganun lang. Ito tayo, hindi natin kinay personal yan.
At maaari, gagawin natin yung best natin. Ayaw nila, umalis sila, kung gusto nila dito, umalis sila. So, parang lang malaman dito, kaya nga tayo lumalabas. Mapakilala tayo, hindi tayo mapakilala ng cool church. Mapakilala tayo, dito tayo, dito sila maliligtas. At, kung dito ka naligtas, dito yung save your family mo. Amen? Amen. Kung lalaki yung pamilya mo, na maging godly in the future, mapalain ng Diyos, hindi compromiser. Okay lang yan. Okay. So, tandaan niyo. Ngayon, yung iba sa atin, wala pang idea na maging ruler. Siyempre, matatay. Kaya tandaan niyo lang yan, mas maganda ay, mas pag ikaw yung boss, yeah, tulad eh, kung uya ka, wala kang choice eh, ikaw yung uya eh. So, kailangan aralin mo kung paano kang maging magaling na uya. Para maganda yan, pag sumusunod sa'yo yung kapatid mo. May tiwala sa'yo yung magulang mo. Ay, kung sino mo. Ang galit ko mo. Kuya. Ano dyan? Wala na. No. He that is slow to wrath is of great understanding. Okay, sinabi rin niya ni James, di ba? Sinabi rin niya sa Paul. Kaya sabi, be slow, be quick to hear, slow to speak, slow to wrath. May sabi lang siya, inasal ka lang, lalo tayo, suluhin yun ka. Aasarin ka talaga eh. So pag ikaw daw, mabagal kang di ba? Kaya ito, tinuturuan sa mga anak natin, di ba? Inasal ka lang, ganyan-ganyan ka lang, inuulit lang yung sinasabi mo. Iba yung pagtatay ha, kasi authority ka, hindi ka pwede mabang kasi na anak mo, kaya tutulungan mo. Magagalit ka, napaluhin mo. Okay? Pero yung mga bagay na kanali, sa labas, di ba? Hindi natin kontrolado yan eh. So, hindi ka mabilis magalit pag ikaw daw ay? Mayroon kang pangunawa, okay? Naintindihan mo na, bata yan eh, unsafe yan eh, hindi pa natuluhan yan eh, ano yan eh. Naintindihan mo yung mga bagay-bagay. Therefore, bakit ba't mga asarin sa rin yun? So, ganda din sabi sa Psalms 119:165, di ba? So, sabi doon, great peace have they that love thy law and nothing shall offend them. So, kahit ino-offend na sila, hindi sila nagtetake ng offense. So, hindi sila naasar, hindi sila, hindi nila nalagay sa rin nila, siguro masama ako kaya sila galit sa akin. Hindi. Tingnan mo muna bakit sila galit sa akin. For the right reasons, yung right reason, bago ka. Pero kung galit lang sila sa'yo for the wrong reason, dahil sila mismo either insecure or yun nga, pag nag-preach ka, tutuwin siya sa'yo, kakamahan sila, hindi ka dapat mag-galit. Amen? Tulad nyo, pag umalis sila, mali, panayang Christian dito, umaten! Ayaw! Magagalit ba ako? Medyo may tampo, pero hindi galit na galit. Kasi alam ko na yun, pabira, ilang taong ba ako sa church? Labas na ba ako? Alam mo nga sa rin yung sarili ko eh. Ang tao, labas-pasok. Diba? Alam natin. So, pag may pangunawa ka, hindi ko yung galit. Okay. So, he that is hasty of spirit, exalted folly. Ganda, diba? Ano yung hasty? Madali. Ano yung exalt? Pataas. Tinataas. So, pag ikaw daw ay nagmamadali, itinataas mo ang kalokohan. Okay? So, sino yung mga nagmamadali? Sige nga. Sino ba ta? Ayan, mga teenager. Mamadaling mag-asawa. No? Di pa naman handa, di pa naman ano daw yung dapat ready ka spiritually, financially, emotionally, physically, tama, di ba? So, pwede ba, nasosobla naman, sabi eh, dapat may lupat bahay na ako. Financial stable. Dapat, personal. Walang stable na ganun. Dibaray ko lang pa. Wala na mag-aasawa. Hindi na mag-aasawa. Okay. So, yan, alam po, sino ba? Sino naman mamadali? Naiisip ako eh, maganda eh, baka maiisip mo rin. Siguro na magpapastop. Magpapastop.
Nagpapastor. Pwede rin. Ano ba ang madali? Sakyan, di ba? Hindi pa masyado yun eh. Ito, tama yan. Nagmamadali magpastor. Youth pastor. Kasi, alam mo yung... Pero ang pastor talaga ni anak ko yun. Ano sabi sa bayan ko? Asawa ko. Mas marami. Yung ba, nagmamadali, ano nangyari? Tama yun, naging kalokohan. Dalawang beses yung uli sa Bible. Dapat mayroong asawa, may anak. No? Bago ka magpasalod ng church, bago masalod ka muna ng isang babae. Kasi ang hirap na hindi mo ka magpasalod yung ibang tao. Bandang muli, pag di ka talaga, ano, di ka pa mature, di ka pa handa, ikaw ang papasaludin yan. At dahil takot ka magutom. Nasunod ka na lang, di ba? Nakakawa ka rin bandang huli. Ang ganda sa movement natin, karamihan ganun din. Nakita ko yung pattern. May asawa, may anak, may trabaho, naranasan niya na, nakapatunayan niya yung sarili niya. Mapasukin niya yung bagay na mahirap kasi tansyado mo rin. Naisip ako kasi yun. Magpapalaki ng church. Pwede rin, tama, no? Dami din. Tama yun. Ano yung folly doon? Yung mga kalokohang doktrina. Giving na, no? Huh? Wala, may ganitong klase ng, ano, ano pa maraming klase ng giving? Sig-sig, lig-lig, umahapaw. Again, biblical ang giving, pero yun nga, yung iba, hindi na biblical yung ibang klase ng giving. Napanisip ko, ano na yung, ano, salesman. Kaya minsan sila mismo ayaw na tumagal sa trabaho nila kasi nakita nila yung mismong turo sa kanila ito dapat makulit ka, dapat ano jolly. Okay naman din yun, pero minsan okay. So the point na naging sinumali nila, alala ko hindi makalimutan. Nung di pa uso yung, ngayon, murang-mura na yung induction, di ba? Kaya na lang yan, di ba? Mura lang yan sa kuryente. Ngayon, mura na yung mismong device. Ha? 1,000 na lang ba ngayon? Eh, sabi niya, 2-3 yan eh. Yung nakakalimutan, ilang taon na sabi niya. Degree lang yung pagbukit kang red. Yun, eh, namin. Degree na lang. Kasi nga, nasa 1,000. Yung sa cherry, yung nakakalimutan, sabi sa akin. Sir, sir, ganyan. Ito ba itong ganda? Eh, syempre, hindi pa ako nakakita ito. Sabi, ganda. Ano, nagluluto talaga yan sa lamin? Galing. Sabi niya, wala akong pera eh. Parang 15,000 yung benta. 50! Parang hindi, 25, parang gano'n. Dalawaan. Ganda talaga, kaso. 25, okay lang yun, sir. May credit card ka ba? Sabi gano'n. May credit card ka, sir. 1,000 na. Tuloy mo yung babayaran mo para lang dun sa... Yung pala, bandang muli, mauuso na yun. Okay? So yung mga nagmamadali, tingnan nyo yan. Yung mga binibenta ka na nagmamadali. Madalas na hindi kasi... Yun nga, niloloka na. Saka yung mga bagay din doon na kailangan. Mga pre-order. Mga pre-order. Sa atin, mga cellphone. Mga cellphone. Pre-order. Pero mo yung cellphone. Namadali. Cellphone mo na. Hindi, kailangan mo para meron ka sa smart sa atin. Hello. Hello. May darating pang isa. So, mahirapan niya. Anyway, ano pa? Ayun. Kaya huwag kayo magmamadali, especially sa mga bagay na hindi ka natin mali. Asawa, sa church. Sa para. Bakit ba magmamadali sa benta? Sa benta? Depende nga. Kasi kaya sila nagmamadali, yun. Siguro. Meron din mo sa advertisement. Hindi ako sila sa kanila, maganda yun. Kasi nga, yun ang ano sa kanila, magdato. Kumita sila. Kaso nga, ikaw siya sabi ko, pag ikaw yung bibili, ako siya yung nagbebenta sila, nagmamadali. Bakit kaya nagmamadali? So, isipin mo. Hindi pala magbubura. Oo, yun pala. Hindi pala kailangan yun. Ay. Okay. So next, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. So, hindi madaling hindi sa basa. Pero, ano ba yung sound? Sound.
Yan, okay. Dati na nahihiwagaan ako dyan sa sound, di ba? Sa sound doctrine. Sabihin ng sound doctrine, maganda. Tama. Pero bakit sound? Alam natin ang sound is naririnig, di ba? So, anong galing daw yan? Na-research ko na talaga kasi talagang ngayon sa akin. Ginagawa daw nila sa mga bangko daw yan, kung may kaldo. So, minsan, hindi na nila kayang bilangin. Ginagawa nila, sige, mayroong isda ba yan, may kaldo dyan. Gagawin nila lang, gagawin nila lang. Boom! Pinahataw na lang nila. Pagpuno. Depende sa sabi, punong-puno yan. Solid. Pag medyo ay, walang laman yan. Yun daw yung ano sabi, ay, technology na. Nice. Kaya ang ganda yung information, nakakala na. And especially sa mga salita, interesado ako yan. Paano, bakit ganyan tawag? Kasi ganun yung pinagawaan. Okay? Ibig sabihin ng ano, he make no bones about it. Ibig sabihin na. He make no bones about it. He doesn't care. Walang ano. Pwede walang, or? Walang basis. Walang basis. Walang backbone. O hindi siya takot. Nang ganun. Paano nangyari yung kalaman nung hindi ko na rin maalala eh. Pero parang ang kwento na isa niya. Malala. Anyway. Yeah. So, a sound heart is the life of the flesh. Ano sabihin nun? So, tama nga naman, especially yung mga edad na, di ba? Ano nga sabihin malusog ang isang tao? Yung mga device na ganito, di ba? May heart rate monitor. Bakit yung puso lagi yung ina-monitor, di ba? Pag mapasok ka pa lang, bakit ka pumasok ng hospital, sa ER, tutulog ka na agad niya, yung puso mo, di ba? Bakit? Kasi maraming sakit na mamomonitor mo agad, malalaman mo na posibleng ito yung sakit, posibleng ito yung something's wrong, ito yung malusog ng tao ko. Okay? Pag ang edad mo is ganito, tapos ang heart rate mo, mabilis pa. Okay? Pinakamabilis yan yung mga bata. Heart rate nila. So, parang yung sasabi, pag maayos ang puso mo ngayon, healthy ka. So, pero, ano pinag-usapan natin? Healthy lang ba ito sa... But envy, okay, pinasok niya yung isang bagay na, again, hindi siya material, hindi siya physical, envy. So, ngayon, ang kabaligtaran ng sound is rottenness. Okay, malusog at hindi malusog. So, a rottenness to the bones. So, sino bang nabubulok? Ano ba nabubulok sa isang tao? Huwag naman tayo. Una, yung katawan niya. Pero yung pag yung buto na yung nabulok, ano na yan? So, patay na nung matagal lang patay. So, ibig sabihin yung rotten bulok? Nabubulok. Yes. So, nangisira. So, especially nabubulok. So, may pag tinake mo yung buong passage, ano yung sabihin? So, pinakalabad dyan yung envy. So, masama bang mainggit? Masama bang mainggit? Naiingit ako sa kanya kasi matalino siya. Gusto ko rin matalino. Depende. Alam kanina, usapan natin. Nandiyan yung sagot dun, yung capitalism. Kaya ang capitalism, gumaganyan talaga. Kasi nagkakaingitan eh. Ay, gumita siya ng malaki. Gusto ko, gumita rin ako malaki. So, in that way, hindi siya masama. Di ba? Okay? Pero, hindi envy yun. Ang tawag nyo yes. Is... Inspire. Yeah. Jealous ba? Masama ba mong jealous? Depende. Yeah, napag-usama natin yun, di ba? Yung iba ginagawang masama yun, ay, siloso ko naman, masama yun. Kaya pag naiintindihan mo yung biblical jealousy, tama yun kasi pag jealous ka, sa'yo yun. At ayaw mo i-share. Tulad ng asawa mo, huwag mo i-share. Yung pera, yung boss mo. Ah, gusto mo maging siya na, ano, na tama na. Huwag kang... Sino ko tumawa kami? Masawa mo. Ay, close na close yung masawa mo sa ibang tao. Sabi, mag-selos ka. Tama lang yun kasi sa'yo yun eh. Kaso pag ang utak mo, liberal, di, bayaan mo lang siya kung sa'yo yan, sa'yo yan. Huwag
Huwag ka mag-selos. Ano yun? Mali. Envy. Kaya capitalism. No? So, sa'yo ay sa'yo. Private ownership. Asawa ba sa'yo? Yes. Ayun na yung matatanong eh. So, yan. Ngayon, pag ikaw ay maingitin, aba, hindi lang katawan mo ngubulong, pati ano mo, di ba? Tama ba yun? Kaya ibang maingitin, may mga ginagawa silang bagay na hindi, parang weird ko. Bakit mo kailangang bumili ng ganyan? Hindi naman kailangan. Ba't kailangan mong manira? Hindi naman kailangan. Pag tinays mo yung dahilan pala, naingit lang. Ang dalas niyan. At ina-exploit yan ng mga marunong, mga psychology. So, huwag natin hayaang gamitin sa atin yan. Amen? Amen. Huwag tayo maging maingitin. Actually, mayroon akong preach mail lang. Naalala ko yun eh. The sin of envy. Ayan. Mayroon pang sa title yun. The Great Monster. Parang ganun sa title ka. Kasi nga, talaga pa, ano yan eh. Parang monster yun. Papatayin ka. Okay, so yung kabalik na lang, no? Pag sound ka, sound yung heart, yung sabihin nyo, yung kanina, yung sa physical nyo, pero pag-usapan natin ngayon is, dahil pinasok yung spiritual, envy. Ano yung kabalik na lang ng envy ngayon? Pag sound heart, yung sabihin yung mga bagay na gusto mo, okay, tama lang. Okay? Hindi ko yung naiingit sa hindi mo dapat kaingitan. Sound. Solid. Solid yung iyong desire. Hindi ka na ingit sa hindi mo dapat ingit sa at hindi ka rin pabalik ka na doon. Dapat paingit ka na, hindi ka pa naingit. Mara, yung mga ibang tao, maayos ang buhay. Ba't kaya maayos ang buhay nila? Hindi ako naingit. Ikaw yung talagang gumuguho na yung relationship mo, yung career mo, gumuguho na. Yung iba, masaksi, ay hindi ako naingit. Balik tayo. So hindi sound. Okay? Dapat sakto lang. Amen? Amen. So ba? He that oppresses the poor that clothes his maker, but he that honors the giver of mercy. The poor, kung di ako nagkakamali, may parang another parish na katulad na rin ako. Na lagpasan natin. Pero sabi dyan, ano again yung poor? Ano? Kunti lang yung pera. Kung ano mga malimos, ano ba yun? Kunti lang yung ano. May sa atin, ganun. Yung nanay. Ngayon, pinapalabas sila ng poor. Pero again, ang Bible, sa poor, katulad ito, ino-oppress ba yung poor? Yes. Ang ino-oppress sa panahon natin, di naman madalas yung mga ganun eh. Kahit naman ginugol pa yun, inanakawan. Mayaman. Hindi, ano, sino yung ino-oppress talaga ng mayaman? Yung mga taong walang magawa, yung mga nagtatrabaho. Sabi, pag tinignan niya yan, yun ang sabi dito. Kasi hindi pwede sabihin kasi against yung Bible sa namamalimos eh. Kaya sabihin mo, ino-oppress. Hindi yun. Ang ino-oppress lagi sa Bible, yung mga tulad natin nagtatrabaho. Tapos wala tayong magawa. O sige, taasan yung tax. Kaya yung, yan, mayaman. Na hindi naman na kailangan gawin. Dahil sila yung mayaman, oy, oppress natin yung mga yan. So, kumikita sila sa mga mahihirap. Yun yun, tandaan niyo yung definition na yun ha. Habang nagbabasahin ng Bible. Relate mo. So ngayon, sabi dito, pag yumaman ka, sabi yumaman ka talaga, tapos ino-oppress mo yung ano, yung mga mahirap, yung walang magawa, actually hindi siya ino-oppress mo, ang ginagawa, sabi dito, reproach, ano yung reproach? Well, alam niya, di ba? Last week. May, ano, naniinalis kayo, ano? Rachel, nagkaanak siya? Reproach, di ba? Sabihin, nakakahiya, di ba? Parang, ay, babae ko, wala kang anak, parang ganun eh. Ang hirap yun, di ba? Pero binigay siya ng Diyos, wala na akong kahiya. Kasi kala niyo, ha? Babae din ako. Diba? So kaya pag ganito, pag ino-optize mo lang yung core, sabihin natin ko na, yumaman si Musiman sa atin. Ang gagawin na walang kalaban-labang tao, okay, i-oppress mo. Kasi ang ginagawa mo daw, equivalent yun na parang ang Diyos mismo ang pinapahiya mo.
Okay, kaya ito, sinasabi ko lagi, yung may galak tayo sa mga tao. So, pag mali yung paniniwala nila, huwag mong galangin yung paniniwala kasi mali na eh. Pero yung mismong tao, andun yung mananatiling tao yun, nag-iisip to. Therefore, huwag mo namang murahin, huwag mo namang basbasin. Ngayon, may mga reprobate. Okay, mayroong mga anaka din. So, at least, huwag mong bigyan ng ano. Minsan kasi ganun, pag kinausap mo pa, alam mo ng ano, sarado utak. Kala niya, he deserves to be ano, kausapin. Kaya minsan, tigilan mo na lang. Para hindi na siya, mag-isip na lang, saka pa. Hindi na lang ang tao ito, kinakausap ako, eh, nakaasal lang ng mga ganyan. Hindi ba dyan, nakaasal lang. Hey, question. Dami nga sa question. Yes. Yan ha, huwag slow ko nga. Madaling ano. Okay lang magalit kung tama yung galit mo. Tingnan mo muna kung tamang nagalit ka. Pero pag lagi na lang, isip-isip ka. Okay? Great, ano nga. Salamat sa tapos na mag-aaral ng Panginoon. Ngayon umaga, ngayon gabi. Solve namin, Panginoon, na sabi magpatuloy, mag-encourage, at especially maghanap ng katuwiran. Ito mga nilalagay sa pinagawa, Panginoon. Ngayon, salamat. Sa pinag-person, Panginoon. Ay, salamat sa mga speakers, Lord, na nag-dispan. Na sila yung waiting po, Panginoon, na kilalangin kami ng church gawain dito, Panginoon, sa puntahan. We pray na sila po'y palaan nyo rin po, Lord. Hindi sila madlangan sa schedule. Kami po yung college din. Bawat isa, mga tao dito lang. Makita nila na yung television na po. Kaya pagpalaan na po na sa inyo na meron po ang may taas naman namin. Kaya lahat, kung hindi ito yung play. Amen!